It's Nern TV. Here's one from Israel Science and Technology. And pretty much across the board, this seems to be the same dating across, Judaism. Especially. What? This year is not 5782. What? From creation. No, that is a lie. It is 6,894. They're off. Year 6,894? Naku po! Ang ating kalendaryo, mali! Ang pagsunod sa tamang kalendaryo ay lubhang mahalaga. Ang kalendaryo ang paraan para malaman natin ang pagdating ng mga panahon, ang pagbibilang ng mga araw, buwan at taon. Kalendaryo rin ang kailangan natin upang obserbahan ang mga pista, mga holy days at holy weeks ng ating Panginoon na nakadikta sa kanyang mga pag-uutos. Kaya nga naisipan ko na talakayin ang para sa akin ay isang misteryo. Bakit sinasabi sa Biblia na iisa lang ang Panginoon, pero ang mga pangalan ng mga araw at mga buwan ay hango sa mga false gods? Nagpapahiwatig lang na ang mga gumawa ng present calendar natin ngayon ay hindi naniniwala sa tunay na Panginoon. Sila ay mga pagano. Hinalungkat ko ang history nitong kalendaryo na ginagamit natin ngayon. Maraming resources sa internet at even sa YouTube tungkol sa ating kalendaryong tinatawag na Gregorian calendar. Itong kalendaryong ito ay unang ginamit noong 1582 ni Pope Gregory XIII. Ito po ay ang tinatawag din natin na Christian calendar. Noong 1582, dinesisyonan ni Pope Gregory XIII na baguhin o ayusin ang ginagamit noong panahon na yon na Julian calendar. Ito pong Julian calendar ay kalendaryong diniklara ni Julius Caesar bilang kalendaryo ng Roman Empire noong 45 BC. Napag-alaman ko na maraming kapalpakan nitong kalendaryong ito. Unang-una, ang orihinal na kalendaryo ng Kitim o Romans ay may walong araw sa isang linggo.
At bukod pa roon, 355 days lang ang isang taon sa kalendaryo at kulang ito ng 10 araw. Kaya ang naging problema sa Julian calendar eh hindi tumatama ang mga seasons o panahon sa mga petsa. Halimbawa, sa Julian calendar, Easter na. Pero sa bawat taon, nahuhuli nang nahuhuli ang Easter. Malaking problema rin ito dahil masyadong nauuna ang pagtatanim ng mga halaman tulad ng mga wheats at mga prutas. Kaya naman, kalimitan, masyadong maaga o masyadong huli ang pag-ani. Kaya lagi silang may problema sa pagkain kahit malakas silang nasyon. Ang pinakamatinding problema sa Julian calendar ay hindi ito tumatapat sa winter solstice na lubhang importante sa relihiyon ng mga Romano o Kitim noong mga panahon na yon. Nakasulat pa nga sa kanilang kasaysayan na binabago nila ang dami ng mga araw bilang political tool para mapaikli o mapahaba ang termino ng mga paborito nilang mga politiko. Napag-isip-isip ko, ang Julian calendar ay ginamit noong 45 BC pa and even earlier. At tinangkal lang itong ayusin noong 1582. Ibig sabihin, 1,627 years ang lumipas na ang ginagamit ng mga Europeano ay ang maling kalendaryo. Kaya ang tanong ko lang, gaanong kalaki kaya ang pagkakamaling idinulot nitong kalendaryo na ito tungkol sa tunay na taon natin ngayon? Ang Christian calendar o Gregorian calendar na ginagamit natin ngayon ay hango sa Julian calendar. Ang patunay po rito ay ang paggamit ng mga pangalan ng mga false gods bilang pangalan ng mga araw at mga buwan. Pati na rin ang mga pangalan ng mga seasons o mga panahon, mga festivals. Simula noong 1582, nang ideklara ni Pope Gregory XIII ang bagong kalendaryong ito, ay marami na pong naging revision o modifications dito sa kalendaryo na to. Ang huling revision sa pagkakaalam ko ay noong 1901 o 1902. Mahigit 100 taon pa lang ang nakakaraan. At ang huling version ng Gregorian calendar, eh meron na tayong 364 days at every 4 years ay merong leap year. At maaaring hindi nyo po alam, pero ang ginawa po ng mga Katoliko sa wakas ay itinama nila ang kanilang kalendaryo sa kalendaryo ng mga Hebrews noong sinaunang panahon. Pero kahit ganoon ang ginawa nila, meron pa rin silang mga hindi sinunod. Hindi nila sinunod ang mga pag-uutos ng Panginoon tungkol sa mga festivals at sinunod nila ang sarili nilang tradisyon. At yan po ang mga pagdiriwang na inoobserbahan natin ngayon, mga pagdiriwang na galing sa Julian calendar, isang pagan calendar. So,
Ano po ba talaga ang issue dito? Ito po ang sinasabi sa Book of Jubilees, isang aklat na tinanggal sa Biblia. And on the fourth day, He created the sun and the moon and the stars and set them in the firmament of the heaven to give light upon all the earth and to rule over the day and the night and divide the light from the darkness. And Elohim appointed the sun to be a great sign on the earth for days and for Sabbaths and for months and for feasts and for years and for Sabbaths of years and for Jubilees and for all seasons of the years. Napakalinaw po rito sa passage na to na sinasabi ng Elohim na ang araw ang dapat batayan para sa mga seasons, mga araw. Sa Book of Jubilees, iniwan tayo ng Panginoon ng mga instructions kung paano bubuuin ang tunay na kalendaryo. Pero dahil sa kahit noong unang panahon pa man, meron ng mga tao na hindi sumusunod sa kanya, kaya po tayo ay merong ganitong klaseng kalendaryo, maling kalendaryo. Bukod pa rito ay nagbabala ang Elohim tungkol sa maling kalendaryo. Eto po. For there will be those who will assuredly make observations of the moon, how it disturbs the seasons and comes in from year to year 10 days too soon. Natatandaan niyo ba yung sinabi ko tungkol sa Julian calendar? For this reason, the years will come upon them when they will disturb the order and make an abominable day the day of testimony and an unclean day a feast day, and they will confound all the days, the holy with the unclean and the unclean day with the holy, for they, kitim, will go wrong as to the months and Sabbaths and feasts and Jubilees. At ayun na nga, ito po ang dahilan kung bakit hindi natin maipagdiwang ang mga kapistahan ng tunay na Panginoon. Ang kalendaryong sinusunod natin ay hindi kalendaryo ng Elohim, ang tunay na Panginoon, kundi ang kalendaryo ng mga kitim, mga Romans, na sa katunayan ay isang lunar or moon calendar. Ang Gregorian calendar ay ang Julian calendar na itinama na lamang para maihantulad sa tunay na Hebrew calendar, hindi Jew, na sa ngayon ay tinatawag na Enoch calendar. Ang pinakamalapit na kahalintulad ng original Hebrew calendar na ginagamit pa hanggang ngayon ay ang Jewish calendar. Ngunit ang mga pagdiriwang o kapistahan dito sa kalendaryo na to ay talamak sa tunay na paniniwala ng mga Hebrews. Ang ibig kong sabihin, mali ang kanilang mga kapistahan dahil hindi totoo ang kanilang pananampalataya. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!